Magandang araw! Mayroon pang dalawang anyo ng musika ang ating pag-aaralan ngayon. Ang binary at ang ternary. Ano pang hinihintay nyo? Atin ang pag-aralan kung ano ang pinagkaiba ng binary sa ternary. Suriin natin ang awiting Santa Clara. Mayroong dalawang bahagi ang awiting Santa Clara, kung saan makikita nyo ang letter A, unang bahagi, at letter B, ikalawang bahagi. Magkaiba ang tono ng letter A o unang bahagi sa ikalawang bahagi. Halimbawa, Santa Clara, unang bahagi. Abaruray abarinding, ikalawang bahagi. Ang anyong binary ay binubuo ng dalawang bahagi kung saan ang unang verse ay magkaiba ang melodiya sa ikalawang verse. Ngayon naman ay dumako tayo sa anyong ternary. Kapag sinabing ternary, ito ay mayroong tatlong bahagi na kung saan magkakaiba ang melodiya ng unang verse sa ikalawang verse at sa ikatlong verse. Ang halimbawang musika ng ternary form o anyong ternary ay walang iba kundi ang ating pambansang awit na lupang hinirang. Kung iyong mapapansin ay may tatlong bahagi ang pambansang awit na lupang hinirang, A, B, at C. Laging tandaan na kapag sinabing anyong binary, ito ay mayroong dalawang bahagi na kung saan magkaiba ang melodiya nito sa unang bahagi at sa ikalawang bahagi. Kapag naman sinabing ternary, ang anyo ng musika, ito ay mayroong tatlong bahagi na kung saan ang unang verse ay iba ang melodiya sa ikalawang verse at sa ikatlong verse. Maari din namang magkapareho ang melodiya ng unang verse sa ikatlong verse kapag ang uri nito ay ABA, kung saan inuulit ang melodiya ng unang verse sa ikatlong verse. Piliin kung anong awitin ang nasa anyong binary. Ngayon naman ay iyong piliin kung ano naman ang awitin nasa anyong ternary. Magaling! Ang awitin na nasa anyong binary ay ang Pilipinas Kong Mahal. Mahusay! Ang awitin na nasa anyong ternary ay ang Twinkle Twinkle Little Star. Marami ba kayong natutunan sa araw na ito?